So ayun mga kaibigan, mga kapadyak, isa na namang panibagong vlog ang ating gagawin ngayon. And makikita po natin dito sa content kong ito yung mga latest na bike lanes, kung ano yung meron dito sa Kamaynilaan. And try nating i-distinguish kung ano yung pagkakaiba nila, yung mga signs na yon. And makikita ko, magbibigay din tayo mga kapadyak ng ilang mga tips para mas maging safe yung ating mga kasamahan, yung ating mga kaibigan na pumapadyak rin katulad natin. So kung ito ang trip ninyo mga kapadyak, kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng adventures ng buhay, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa Nas Venture. Dito sa video na to rin mga kapadyak ay nagpansin or pumansin din tayo ng mga common mistakes o yung nakikita natin na mga ginagawa ng mga biker na alam naman natin na mali talaga. Kumbaga, hindi dapat yun yung ginagawa ng isang pumapadyak sa kalsada dito sa Kamaynila. Lalo tigit talaga dito sa Metro Manila. May mga titingnan din tayong mga biker o ipapakita ng mga biker para maging aral din or maging for education purpose na sana mapansin ng iba pang biker. Dahil ito lang yung nakikita nating paraan mga kapadyak, no? Paano sila mabigyan ng education or information. So tulad dito, no, ako ay gumamit ng isang tip, no, hand signal bago ka pumunta sa kabilang parte ng kalsada. Ito ay paraan para mapabilis natin na makatawid tayo sa kabilang parte ng kalsada. And dun sa video na yun mga kapadyak, no, meron tayong nakita na mali na ginagawa ng isang biker. Wala siyang helmet si tatay. Ayun, no, delikado, hindi na siya nag-hand signal at tumatawid pa siya na walang helmet. Okay. Dito sa video na to mga kapadyak naman, no, ito ay along Buendia, Ilpuyat. And makikita na merong bike lane. So tayo bilang mga biker o mga pumapadyak, gamitin natin ang bike lanes dahil ginawa ito para maging safe yung ating pagbabiyahe. So ayan, maganda naman. Makikita nyo walang harang dito sa parting ito ng aking tinatahak na bike lane. Pero banda roon ay may nakikita ako na mga konting harang. Ayan, no, may mga tayo nakita, may mga taxi drivers, no, mga obstruction sa bike lanes. Yan mga kapadyak ay dapat nating tingnan at habang nagbabike ay talagang dapat nakatingin forward yung ating mga mata. Dito mga kapadyak, no, sa lane kong ito ay may biker na kasalubong ko. And bukod doon na sumalubong siya sa akin, wala rin siyang helmet. So delikado rin yun mga kapadyak. Hindi dapat natin ginagawa yun. Dahil meron silang sariling lane, wag dapat sumalubong sa isa pang kapwa biker. Okay? And habang pumapadyak ako dito along Service Road, Ruas Boulevard, meron ulit ako nakita. Katulad na pangyayari ulit. Meron na namang sumalubong sa atin. And ito, ayan, kung makikita nyo sa video, ayun, oh, may isa pa ulit na hindi ulit naka-helmet at sumalubong ulit sa ating lane. So delikado rin yan kasi kinakain mo yung lane ng isang biker na tama naman yung linya. So yun po ang problema natin dyan. Ayun, yung hapon naman mga kapadyak, no, pauwi na tayo. Meron tayong nakitang grupo. Kakaiba yung ating observation sa kanila. Kasi grupo sila, madalas pag grupo nakikita ko pare-parehas na ano, disiplinado. Pero ito, grupong tatlong ito, magkakasama sila. Pero isa yung observation natin, wala rin silang mga helmet. So itong tatlong ito, bukod sa wala ng helmet, hindi pa nila ginagamit yung bike lanes na nandun, na meron sa service road.
Dito naman mga kapadyak, no, natutunan sana natin sumunod tayo sa mga traffic rules and regulation habang pumapadyak. So kung red yan yung signal, meaning stop rin tayo. Huwag tayong sumabay, huwag tayong dumiretso sapagkat delikado. And kung titingnan nyo dito sa video sa may bandang kaliwa, no, ayun, mayroong tumawid na kasamahan natin kahit red signal. Delikado at sinundo naman ito sa kabila ng mga grupo na mga wala ring helmet, mga kabataan yata. So tingnan ninyo baka gano'n siya kadelikado, dahil kung merong mga sasakyan dyan ay possible na sila ay mahagip at maging sanhi ng aksidente. So yan po mga kapadyak, paalala sa atin. Okay, dito naman mga kapadyak, no, along CCP Road, habang tayo nakatigil dahil red signal, may nakita tayo na dalawa, yun, mga wala ring helmet. So naka Japan bike pa yung isa, ay mountain bike. Delikado rin, no, sila ay tumatawid at nag-cross sa daan nang wala silang mga helmet, mga proper gears. Alright. And kung titingnan ninyo rin, kahit red signal, ganun din yung nangyari. Madami tayo nakikita sa daan yan. Red signal pa, yun, tumatraverse pa yung mga motorsiklo, mga sasakyan. Tingnan nyo yung mangyayari. Ayan, tinuturo natin sa video. Ayun, no, magkakasalubong halos yung bike at saka yung sasakyan. Delikado mga kapadyak, dahil pwede yan maging sanhi talaga ng aksidente. And maggagayahin ka dyan, ng mga kasamahan mong biker, Katulad yung nangyari dito sa video na to. Sinimulan nung nakabike na, naka t-shirt na gray, nakabike na yon. Then sumunod yung grupo, yung pack of riders, no? Although naka-helmet, kahit na still red pa rin. And ayan, may mga tumatawid dito sa kanan, yung Innova, possible na mahagip sila. So sobrang delikado nung ginagawa na to ng ating mga kasamahang biker. So paalala lang mga kapadyak, patuloy tayong gumalang, rumispeto sa mga traffic lights, no? Yung mga rules sa traffic lights. Okay. So ito mga kapadyak, habang tayo papauwi, no, may nakita tayo ng kasamahan na maluwag naman yung kanan, bakit din siya pumapasok sa bike lane? So yan mga kapadyak, no, kung merong bike lane, sundan mo na, pumasok ka na dyan sa lane na yan, sa linya na yan, and wag mo na siyang hayaan. Okay? Ayan mga kapadyak. Ito mga kapadyak, no, nandito tayo sa may parte ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Finance, Service Road na ang Roas Boulevard. So napapansin nyo ito, nakaputi natin nasa harapan. Lagi natin pinapalahan ng mga bikers natin na laging magsuot ng helmet, sapagat ang helmet ang magsasalba sa buhay mo kung sakaling magkaroon ng aksidente. So malaking tulong yan mga kapadyak. Huwag natin kalimutan yung pagsusuot ng helmet. Ayan, sa video ito naman mga kapadyak, no, sinubukan kong tumawid sa may Ligarda pero nakita kong sarado yung Menchola. Kaya umiwas ako sa daan na marami sasakyan, imbis na magdiretso ako ng Ligarda, pumunta tayo sa Menchola. At bukod dyan, kita nyo nilabas ko yung cellphone ko kasi gusto kong mag-video dahil ito yung school kung saan ako nag-graduate, San Beda College. So, ayan, tingnan natin. Nagbi-video ako dyan dahil muling nakabalik tayo sa Menchola. So alam ko bumati ako dito sa mga kabatchmates ko. Ayan, tingnan nga natin yung video. Videoan natin kung saan tayo nag-aral. Ayan, namiss ko na rin ito, San Beda. So tama po, laki San Beda tayo mga kapadyak. So shout out sa mga kapatch ko sa San Beda, BS Accountancy 2012. So kumusta kayo dyan? Shout out. Ayan mga kapadyak, napakaganda pa rin ng Menchola. Napakatahimik ngayon dahil sarado nga. Tapos mga kapadyak, mapapansin nyo sa video na to na mayroong two solid white lines, no? So itong tawag na bike lane na to, kapag mayroong solid white line, ibig sabihin yan ay yung bike lane na yon is para lamang talaga sa ating mga riders na biker. Hindi pwede dapat pumasok dyan yung mga rider ng sasakyan. So yun, dito naman mga kapadyak, meron ditong solid green lane. Ang sabi, kapag solid green lane,
halos marami nang ginagawang ganito sa Maynila. Ang ibig sabihin niyan ay nakarating ka na sa intersection and kailangan mo mag-matyag sa mga other users ng road. Kailangan mong tingnan sila, yung mga iba pang drivers sa road. Okay, yun yung kahalagahan. And kung titingnan nyo, halos marami ng ganito sa iba't ibang parte sa Maynila. Kaya maganda at nakakatuwa na meron tayong ganitong klase na bike lane. Yan mga kapadyak, no? So umahon na tayo sa may Ayala Bridge. Bale, papunta na ito sa may halos De Garda Menjola. And marami tayo nakasadubong dito na mga kapwa rider, kapwa biker. So nakakatuwa. Akala ko nung una yung buong bike lane is gagawing kulay green, yung nagkakaroon ng mga green lanes. Hindi pala. Kaya pala green lane siya kasi meron palang or na-reach mo na pala yung intersection. May intersection doon. Kaya yun, ayun, tulad nito. So yan. So yan yung kagandahan na sinishare sa atin yung mga information about bike lanes. So ayan, tingnan natin. Napakaganda ito dahil nagkakaroon na ng improvement para sa ating mga road users, bikers, na mga nabibigyan na tayo ng paraan para ano. Ito naman, no. So kung yung bike lane nasa loob ng intersection box, no. Kung ganoon yung nakikita niyo sa daan, may ibig sabihin din 'yan. Ibig sabihin niya na dapat sumunod tayo sa mga traffic lights regulation. Kung green, pwede tayong tumawid, pero kung red naman yung ano, signal, red light, meaning stop din tayo mga kapadyak. Huwag tayong tatawid. Sa susunod na clip mga kapadyak, pakita ko sa inyo yung maling gawain ng mga drivers, no. Kinakain yung two solid white lines natin. So, sana wag nating gayahin 'yan. No, delikado kasi 'yan, minsan pwedeng mabunggo tayo. Okay? So, ngayon mga kapadyak, kung may nakita kayo sa daan na ganitong klase na broken white line, ibig sabihin niyan is pwede siyang gamitin ng mga motorsiklo at ng mga non-bikers. Pero hanggat maaari, hindi dapat magtagal yung ating mga non-bikers. Ayan. Ayan. And sa puntong ito mga kapadyak, to, gusto kong i-commend itong nasa harap kong biker, no? Kasi naka-helmet siya tapos dumadaan siya sa mga bike lane. Kaya gusto ko siyang i-commend dahil ang sarap nilang sundan, yun yung kagandahan na sumusunod ka dun sa linya mo, dun sa bike lanes, and hindi ka mag-worry sa mga kapwa mo kapadyak na wala sa bike lane. Ayun, so maraming mali ng mga siklista sa daan, no? Okay. Marami tayong nakikita so, ng mga mali ginagawa ng siklista sa daan. Hi. I'm going to Santa Mesa. And meron din ako dito. Hindi lang naman lagi natin sinasabi na ang may mali lagi, yung mga motorista. Dito, yung mga may mga sasakyan. May nakita kayo na ganito. Madalas, kapadyak. Yung mga aksidente, ang minsan nalilin so, yung siklista. So, makikita nyo dito na pure green, solid lane. Hindi lahat ng, ano, pag may aksidente, so, motorista lagi ang mali. We have reached already the intersection. Pero may nakita rin ako dito sa lugar nito na ganitong klase na pintura. So, ayan, broken green lines or green lanes na. So, may mga broken green lanes tayo nakita and ibig sabihin pala nito is we are already approaching an intersection. Kaya may mga ganyang klase na broken green lines. So maganda na parang nagpapahiwatig siya na before an intersection, makakakita ka muna ng mga broken green lines. Meaning, nagpapaalala na paparating ng intersection. So napakalaking tulong sa atin. Kanina na, na-discuss natin na kapag yung bike lane ay nasa loob ng intersection box, ibig sabihin nun is sumunod tayo sa traffic lights, no? Ibig sabihin kapag green, diretso tayo, pero kapag red, red yung signal sa traffic light, mag-stop din tayo. Meron palang exemption dun. So may exemption, kapag makikita mo sa isang intersection, nasa labas yung bike lane, katulad nitong pinapakita sa video. Kapag yung bike lane sa outside yellow intersection box, yung ibig sabihin nito is you can also pass through kahit red light yung nasa red signal pero with caution. Ibig sabihin mag-ingat tayo mga kapadyak dahil hindi natin alam
na baka mamaya makadisgrasya. So yun, laking tulong dahil kapag ganyan pala yung style na nakita mo na bike lane, we can proceed. Pwede tayong dumiretso kahit na red pa yung signal light, no? Yung traffic light. Sorry, not signal light. So yun guys, additional info yun para sa ating mga kapwa biker. Okay. Ayan, nandito na ako sa may tapat ng sa may Poresa na to. Ayan, pinakita ko yung lugar na yun. Halos doon kami dati tumira eh, sa lugar na yun. Okay. Ayan, nag-ano tayo, selfie. Okay guys. Meron pa tayo dyang isang i-explain, no? Yung andin niya kapag ganyan, no? Kapag may nakita kang shallow na sign, shallow na ibig sabihin is shared roadway. Ang ibig sabihin po niyan is yung roadway is for shared use ng mga motorsiklo and ng bicycle. So, pag may ganyang signal, dapat alerto tayo dahil hindi lang sa atin yung kalsada. Pwede ding kumain dyan yung mga motorsiklo, mga kapadyak. And dating alalahanin lagi na we always share the road to everyone. No? Yun yung ating dapat tandaan. At bilang panghuli mga kapadyak, no? Laging yung tandaan na sa pagbabike pwede kayong abutin ng gabi. Kaya ugaliin magdala ng bike lights. Actually hindi lang sa harap pati sa likod. Katulad nito nangyari sa akin, nabot na rin ako ng gabi bago makauwi. Kaya buti naman, no? Meron tayong bike light na harap at likod. Ang gamit ko sa harap, yan yung Gaceron 800 lumens. So okay na rin, maliwanag siya sa gabi. And nakakatulong para makita mga kalsada. Okay? So, yun mga kapadyak, yung konti nating maitutulong sa inyo regarding sa mga tamang disiplina ng pagpadyak sa lansangan, paano natin dapat igalang at irespeto ang mga kapwa natin rider, at ano yung mga dapat nating gamitin like yung mga gears for our protection and safety. No? Yun yung ating sanang ugaliin at pagkalimutan na kapag tayo pumapadyak, merong mga taong naghihintay sa atin na nag-aabang sa atin sa pag-uwi. Kaya dapat sana ay patuloy tayong mag-ingat sa pagpadyak. Maraming salamat mga kapadyak sa inyong pag-subscribe and pagpapanood sa aking maliit na video. And kung may gusto pa kayo na ating content, you can comment sa ating comment section. And sana huwag kayong magsasawa na sa pagsuporta sa atin sa ating video na NAS Ventures. Hanggang sa muli mga kapadyak. Ride safe, stay safe, and always pray.